Ipinagtanggol ng tambalan ni Senador Manny Pacquiao at Representative Lito Atienza ang BPO industry laban sa plano ng Finance Department at tanggalin ang tax incentive sa mga may work-from-home setup. Opinyon din ni Pacquiao, hindi na umano dapat gawing sapilitan ang pagsusot ng face mask. Nakatutok si Rafi Tima. Manny Pacquiao. Sa kanyang pagharap sa mga opisyal ng Liga ng mga Barangay ng Regions 4A at 4B sa SMX Convention Center sa Pasay, binigyang importansya ni Senador Manny Pacquiao ang kahalagahan ng pinakamaliit na sangay ng pamahalaan sa bansa. At kung siya anyang tatanungin, dapat hindi na gawing mandatory ang pagsusot ng face mask ngayong bumababa na ang mga kaso ng COVID sa bansa. Siya raw mismo, kampante ng hindi magmask lalo pat aminadong nahihirapan daw siyang huminga kapag naka-face mask. Pabor din ng senador na i-review ang minimum wage ng mga manggagawa. Sa pagbisita niya sa Cebu kahapon, nakipagkita si Pacquiao sa ilang opisyal ng Negros Oriental. Pangako niya, unang aayusin ang direksyon ng bansa sa pamamagitan ng pagpapakulong sa mga kawatang opisyal ng gobyerno. Ang alam ko lang, pag ako naging presidente, siguraduhin ko na lahat ng mga kawatan sa gobyerno mapunta sa kulungan. So, ako, guruyo din ako. Literal, guruyo din ako. Sa isang press release, pinuno rin ni Pacquiao ang plano ng Finance Department na tanggalin ang tax incentive ng BPO industry na pinapayagan ng work-from-home setup. Giit niya, kahit naka-work from home ay malaki pa rin ang naaambag ng mga BPO workers para mapagalaw ang ekonomiya. Si Representative Lito Atienza sinabi sa kanyang Facebook Live na dapat daw tulungan ang mga Pilipino para maging produktibo. Hindi mo pwede sabihin masama yung work from home. Eh, hanggang meron tayong threat to life na nanggagaling sa pandemyang ito. Lahat ng ginagawa para maging productive ang Pilipino ay dapat nating katigan. Rafi Tima, nakatutok 24 oras.